Tapos na naman natin maririg ang isang sona. Bagamat hindi lahat ng nasa saad ay gusto ng lahat, sang-ayon ako sa isang bagay na dapat puksain. Putulin at puknatin ang lahat ng uri ng katiwalian. Mapa sa bigas, mapa sa tubig, mapa sa anumang bagay na tanging pag-asang nalalabi para sa mga may hirap. Alam natin kung ano ang dahilan dito. Marami sa mga mambabatas ay namuhunan sa pamumulitika. Marami sa kanila ay kasabwat, kaakibat at kasama sa lahat ng uri ng pangungulimbat. Alam rin natin na marami sa kanila ay namuhunan kung kaya't buong pamilya ay nakahanay upang manatili sa kanila ang kapangyarihan. Walang kabuluhan, walang kakabukabuluhan. Lahat tayo ay namumuhunan sa isa o higit pang bagay. Ang mga nagnanais sumali sa mga timpalak sa TV tulad ng Wawawin ay namumuhunan ng oras, ng dangal, ng amor propyo at ng paggalang sa sarili, magkaroon lamang ng pagkakataong kumita ng kaunti sa programa. Pati ang mga tumataya sa lato o sa weteng ay namumuhunan rin ng kaunti nilang pera, magkaroon lamang ng pagkakataon tumama at bilang magkamal ng maraming salapi. Alam natin ang bunga nito. Sa halip ay kayamanan at kabiguan. Walang kabuluhan, walang kakabukabuluhan. Ipinupuhunan ng mga mahihirap ang dangal, pati ang sariling paggalang magkaroon lamang ng pagkakataon kumita. Pati mga bobo ay pwedeng kumita sa TV, basta handa silang libakin ng madla na sila nga ay bobo at kulela at sa paaralan. Walang kakabukabuluhan, waipikan lahat. Walang saysay, walang silbi, walang patutunguhan. Hindi ba't ito ang kahihinatnan ng lahat ng bagay na nasusukat, natitimbang, at nabibilang? Buhok nga natin sa ulo, hindi natin mapigil sa paglagas. Ngipin nga natin, hindi natin patuloy na maiiwas sa dentista at ganuman kaingat tayo sa pagsisipilyo araw-araw o mayat maya. Ano kaya ang saysay ng lahat ng mga katiwalaang nabunyag sa ating sona? May kabuluhan ba ang mga ito? May patutunguhan kaya? O ito kaya ay walang iniwan sa isang pasabog na nagbubunga ng ingay at usok na wala namang bungang nananatili o naghahatid sa mabuti? Walang kabuluhan, walang kakabukabuluhan. Opo mga kapatid, walang kabuluhan ang lahat kung ito'y hindi bumabagtas sa mga bagay na nabibilang, nahihipo, nasusukat. Ito ang kawalang kabuluhan ng kwento ng Ebanghelyo na isang tao ang humiling kay Jesus na hatiin ang mana nilang magkapatid. Ito ang puhunan, ano ang puhunan niya? Isinangkalang niya ang pagmamahalang magkapatid at tumawag pa ng abogado upang hatiin ang mana na dapat sana'y kanya nilang hatiin bilang magkapatid. Mali ang kanyang puhunan. Ipinuhunan niya ang pagkakaunawaan nila bilang magkapatid at isinugal ang magandang samahan dahil sa kapiranggot na lupa. Ang puhunan ay nauwi sa kabiguan. Kabiguan ng pagmamahalan bilang magkapatid. Nauwi ito sa isang pagiging mangangalakal na ang tanging nais ay tubo at kita. Ano kaya ang pinupuhunan natin? Tama kaya na gawing puhunan ang kapalpakan ng datihang gobyerno bilang sangkalan tungo sa isang di umano ay bagong pamumuno? Tama kaya na ang plataforma ng isang pinuno ay ang siraan ng nauna upang magmistulang mabango kumpara sa dating puno ng kabuluhan? Walang kabuluhan, walang kakabukabuluhan. Tama kaya na puhunanin ang sarili sa paglalasing, pagsasaya, tulad ng tao sa Ebanghelyo na matapos palakihin ang mga kamalig ay hindi na nag-unat ng buto at nagpagal para sa kinabukasan. Ngunit sa kasawiang palad, ganito tayo noon, ganito rin tayo ngayon. Namumuhunan sa mga maling bagay, tumataya sa mga maling pato, umaasa sa mga palsong mga pangako at peking propeta. Malaki ang pananagutan natin sa ating puhunang tinanggap mula sa Diyos. Ito ay puhunan ng dangal, puhunan ng buhay, puhunan ng kagandahang asal. Nilustay ng nakaraang mga administrasyon ang puhunang ito. Hindi naglaon na italamak ang katiwalian kahit saan, kahit sa mga pribadong institusyon, all the way down sa barangay level, kahit sa mga homeowners associations. Walang kabuluhan,
walang kakabuhabuluhan. Puhunang tama at wasto ang siyanawang dapat nating pagtuunan ng pansin. Puhunan ng dangal at wagas na paggalang sa sarili at sa kapwa na nakikita sa paninindigan sa kapwa, hindi ang paglipat na parang paru-paro sa mga partido sapagkat naroon ang salapi, ang pork barrel at ang mga kontrata mula sa gobyerno. Ang mga datihang kakosa ng dating Pangulo'y nagkumahog na sa paglipat sa bagong partidong nasa poder. Walang kabuluhan, walang kakabu-kabuluhan, walang dangal, walang puri, walang kagalang-galang at tabi sa kaluluwa ay walang hiya. Kailangan tayo mamuhunan sa wasto, sa tama, sa bagay na hindi pinapalakpakan ng mga ungas sa lehistatura. Kailangan nating mamuhunan sa higit na mahalaga. Sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Salamat po at pagpalain kayo ng Poong May Kapal.